guys. Hello po. Magpre-prepare po tayo ngayon ng talong at saka yung minced pork po na hinaluan ko ng carrots, onion, garlic, paminta, sugar, konting soy sauce, asin. Yun po ang mixture nito. Hindi ko na po pinakita kasi ito kasi sobra lang po nung nagluto ako. So, para hindi po masayang, ilalagay po natin sa ating lulutuin talong para hindi po siya masayang. So, tuturo ko po sa inyo kung paano ko gawin ang eggplant stuffed with the minced pork. So, ito po. Prito po natin mamaya. So, for the meantime, set aside po muna natin at gagawa tayo na panggisa natin onion at saka kamatis. So, ito yan. Gusto ko tayo sa mga natin. So, ito pong gagamitin natin. Gamitin. Lagyan po ng mantika. Yan, medyo madami. Yan o, marami kaming mantika. Mayaman kami sa mantika. Magastar ang kunyang nila. Painitin po mga 2 to 3 minutes bago natin ilagay yung talong. So,
Okay na po guys, lagyan na po natin yung eggplant. Lagyan po yung sa stock na karne. Para maliit. So yan guys, tingnan natin sa kanila. Try natin. Okay na siya. So ganyan lang po. Ganyan. Tingnan natin ang puti. Ay, sorry. So yan yung space. Ibigyan mo kaya. So yan. Ulit natin. Mga 2 minutes. 3 minutes. After 2 minutes, yan. Yeah. Okay na kasi ilulog na natin. Tagay natin yan para sipsipin niya yung mantika. Maging na mantika. So yun na guys, ito po natin kiprinito. Handa na po natin yung kawaling isa para sa panggisa natin. Pagigisahan natin. Yan, gisahin yung tubig. Lagay na lang po natin yung mantikang ginamit natin pang prito. Sayang din yung mantika. Konti lang. Then, naman na po yung mantika. Lagay natin yung bawang. So, lagay na po natin yung kamatis. Para may konti kulay po, nilalagyan po siya ng konti ketchup. Oyster sauce po. Asmatis po. Depende na lang po sa panlasan po. Natin yung talong. I-rinse lang po natin ganyan. Ay! Ayan. Ganyan lang po ang technique nito. Sana may natutunan sa inyo ang bagong recipe. Kung bago lang po para sa inyo ito. Ayan. Ayan. Ayan.
kamay sa tapis niya. Slow fire lang po. Yan na po, nilagay na po natin yung eggplant sa kamatis. Lagay po sa ibaba yung konting kamatis para magtalasa po yung kulong. Ayan lang po natin dyan ng mga 2 minutes para sipsipin niya yung lasa ng kamatis. Ganyan po, takpan muna natin. So, tingnan po natin. Okay na po siya. Ayan. So, ganyan na po siya, guys. Kadali. Maraming salamat po sa panonood. So, I hope na may natutunan po kayong bago. Kung yung bago lang po sa inyo. Ayan. Okay na po siya. Lagay na po natin sa ating serving plate. Coriander pang toppings. So, yan na po guys. Hope you enjoy watching while I'm cooking this recipe. Yan. Ganyan lang po kadali. Maraming salamat po at God bless. This is our recipe for today. Yeah. Mmm. Ano, sarap ng talong.